Ngayon, pag-uusapan natin ang Module 3 ng MIL or Media Information Literacy. So, ito yung Module 3 ng MIL. So, Responsible Use of Media and Information. So, let's go on. Ito yung kanyang title. So, what's in? Ito yung poster no ng MIL kung saan pinapakita ang pagiging responsable ng paggamit ng media. So, kinakailangan diversity, no? Walang pili-pili, kahit ano, maitim, ma-Amerikano o makayumanggi. So, walang pili-pili. Accessible, pwedeng ma-access, pwedeng makita ang content, no? Then engage, pwedeng makapag-participate, hindi para mag-outrage o magalit. Then, award-winning, maganda yung kanilang content at saka safe for environment, especially sa young audience or young viewers. Kasi hindi nakukurap yung kanilang mga isipan para tumingin ng mga hindi maganda. Okay, so according to UNESCO, MIL Curriculum for Teachers, so sinasabi dito na media comes in different forms which are very accessible to everyone. Of course, with the use of our computers now, cell phones, internet, we can, or the information is really or very accessible. And then it is everywhere in our digital world with the use of internet. A media literate person has the ability to read, analyze, evaluate, and produce communication in a variety of media forms. So, sinasabi dito yung media literate person. So, sinasabi dito na marunong kang magbasa, mag-analyze, mag-evaluate, at saka mag-produce ng communication in variety of media forms. Sa kabalinda ko naman, information literate person, so dito kanina is media literate person. Dito naman, information literate person has the ability to recognize when information is needed and to locate, evaluate, effectively use, and communicate information in its various formats. So yan ang information literate person. Makakapag-recognize siya ng information and to locate, evaluate, and effectively use of communication. So that's the two, no? Meron tayong 2 points here. Media literate person and information literate person. So, what I need to know? So, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn and learn and relearn. So, walang problema kahit hindi ka marunong mag... No? Sinasabi dito ni Alvin Toffler na yung illiterate daw, kahit hindi ka pa marunong magbasa at magsulat, hindi ka illiterate. Yung illiterate na sinasabi nito, yung mangmang, ay yung mga taong hindi marunong matuto at hindi matuto at hindi natututo, no? Hindi ka marunong matuto, hindi ka mapasabihan, wala kang pinakikinggan, no? Hindi one-sided ka, yun yung tinatawag na illiterate of the 21st century. Okay? So what's new? So, meron tayong activity. So, answer the following questions honestly. How do you use Facebook as a tool for communication? You can write this in your paper, no? In yellow paper or band paper. How did Facebook affect or change the way we communicate with each other? And how did Facebook affect the quantity and the quality of information available to people? Is it good thing or bad thing? So, ang sagot nyo dito, ilagay nyo lang sa malinis sa papel, no? So, something to think about. Meron tayong mga sayings dito. The speed of communications is wondrous, behold. It is also true that speed can multiply the distribution of information that we know to be untrue. So, sinasabi dito, according to Edward R. Murrow, na mabilis na daw ang communication ngayon, no? Mabilis na yung communication because of the use of the different medias, kagaya ng cellphones, internet.
And it is also true that dahil mabilis na ang communication, mabilis din ang pagkalat ng mga tinatawag nating fake news or yung mga untrue, no? Hindi lang yung maganda yung nadidistribute ng o napapadali, yung mga fake news din ang napapadali and distribute. Okay? So kaya there are two faces of the coin in the media, no? Meron dalawang mukha, may mabuti at meron ding masama. So gamitin natin ang media sa mabuti, hindi para sa kasamaan. So what is it? So the media is very powerful, no? So has dramatically changed our perspective towards life. Naiba yung pagtingin natin sa buhay. So it has influenced the way we think, live, and act certain issues and concern about life. So lahat tayo ay may access na sa different media forms. So ito yung mga forms of media: internet, social media, newspaper, television, and radio. So again, sa media, hindi lang focus sa cellphone, internet, kundi kasali na rin yung libro, yung newspaper, yung television. So, yan. Marami kasing forms of media. Pero dito, sinasabi dito, meron lang tayong internet, social media, newspaper, television, and radio. Okay? So, ang MIL or ang Media Information Literacy focuses on the skills on how individual engages with media information effectively. So, dapat matuto kayo kung paano gamitin ang media. So, yung ibig sabihin ng media, ito yung mga internet, social media, newspapers. Dapat alam nyo kung paano gamitin ang media. Kasi kailangan natin yan sa para mabuhay tayo sa 21st century. No? Patungo kasi tayo sa 21st century or 2100 years. Okay, so nonetheless, quality of information matters in media. One should have the knowledge and skills in identifying fake news. So, sinabi ko kanina, no, na madali nang kumalat yung mga fake news. Kaya dapat alam nyo kung paano mag-identify kung ano yung fake news. Kasi wag lang tayo maniwala basta-basta. Dapat meron tayong sariling judgment natin. Kasi sa nabasa nyo sa article na ganito, huwag kayong maniwala agad. No? Tingnan nyo muna yung ibang references. Tingnan nyo muna kung sino yung sumulat. Okay? So, knowing the quality of information would bring us to realization in forging the true concept of development in our country. So, dapat, hindi tayo one-sided lang. No? Kaya nang sa ibang istasyon noon, no? Kaya lang, sa example lang ito ha, sa yung ABS-CBN, no? Sinasabi na bias daw yung media nila. So, at siyempre, nakita ng mga tao na bias ang media kasi parang against sa administration. So, kasi marami na kasing forms of media ngayon. So, nakita nila kasi sa Facebook or sa ibang media na maganda naman, pero sa sinasabi nila hindi. So, kaya maraming nagalit. Yun lang siguro. So, to obtain knowledge, one has to have access to information in any mode and be able to understand, evaluate, and use for specific purposes. So, para maging wise ka, kinakailangan marunong kang maghanap o tumingin ng impormasyon para magkaroon ka ng kaalaman at maging wise ka. Alam mo na kung paano mag-desisyon. Okay? So, wisdom kasi is to know the difference. O, para malaman mo ano yung kaibahan at makapag-decide ka gamit yung knowledge at saka yung information. Okay? So, ito yung mga definition. O, media and information literacy, media literacy, information literacy, and technology literacy. So, di na natin yan babasahin kasi medyo mataas. So, media and information literacy, diniscuss na natin to noong module 1. Media literacy, diniscuss na din ito. Information literacy, at saka yung technology literacy. So, diniscuss na natin tong apat noong previous modules. So, what's more, meron tayong activity 4. So, again, no, sulat nyo sa inyong papel. Fill out the literacy chart below with your reflection based on the knowledge, skills on media and information literacy.
So, isulat nyo dito yung reflection ninyo dito sa information literacy. So, what do you do when you want to get information about something? Sulat nyo dyan. Now, what do you do when you want to get information about something? Siguro, punta ka sa internet cafe or punta ka sa internet cafe, i-open mo yung laptop mo at tingnan mo doon kung ano yung information. So, yan yung ginagawa mo, no? How do you get the information about something? Then, how do you find information you needed? Okay, so, siyempre, gamit yung Google, search mo, no? Lagay mo dyan, gawa ka ng reflection. Example lang yun, ha? So, sagutin nyo yung mga tanong na ito sa information literacy. Lagyan nyo ng mga reflection. Dito naman sa technology literacy, what kinds of technology or gadgets are you exposed to? Then name them all. So, ito yung mga gadgets daw na expose ka. Kung anong mga gadgets mo, mayroon ka bang desktop, laptop, cellphone, anong klaseng cellphone yan? So, lagay nyo dyan. And so on, no? Ito yung mga activity. By the way, meron akong copy ng module 3 sa baba, no? So, para meron kayong copy din ito, i-click nyo lang para maka-download kayo ng copy ninyo ng module 3 sa baba. Okay? Dito naman sa activity 5. So, fill out at i-fill in itong box, no? When reading books, blank, 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 no? So, ilagay nyo dyan, no? Fill out the chart below with your answers based on your knowledge and skills on media information literacy. So, when reading books, I learned blah, 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 blah. Oh, yeah. Your comments about the story. Your comments about characters. So, ilagay nyo dyan yung answers nyo based on knowledge and skills on media and information literacy. Your comments about the book price. So, lagay nyo dyan yung inyong yung comment ninyo, no? Yung knowledge ninyo and skills in media and information literacy. Okay, so that is activity 5. Characteristics of media and information literacy person. Ito yung mga characteristics niya. So, kung ikaw ay marunong mag-understand at nakaka-influence and representation, ikaw ay may characteristic ng MIL person. So, can make informed and independent decision, MIL person ka. Nakakapag-decide ka ng sarili mo. Can learn about the world around them, so MIL person ka. Can build a sense of community, can maintain public discourse, can engage lifelong learning, can produce information, and so on. Yan ang characteristics ng media and information literate person. Okay? Stages of critical analysis process. So, merong stages, no, para maging critical analysis, no? Merong mga stages ang proseso para maging critical analysis, no? The first stage is this description. Para makita mo, tingnan nyo muna kung ano ang example, basahin muna natin. The critical analysis stage clearly involves the characteristic and skill of a media literacy and information literacy combined. So, ito yung mga stages. First, i-describe mo. Alam mo kung paano mag-describe. No? Paying close attention, taking notes, and researching the subjects under study. Alam mo kung paano mag-describe. Makita, tingnan mo yung sa paligid mo. Alam mo kung ano ang nandoon, kung saan ito makikita, kung ano yung mga detalye. Okay, yun yung tinatawag na description. Next is analysis. So, meron ka ng sa analysis, malaman mo kung bakit nandoon yan, involving discovering and focusing on the significant patterns that emerge from the description stage. So, tingnan mo bakit nandyan yan, nandun yan. So, yan yung analysis. Interpretation, bakit nandyan yan, no? Evaluation, evaluate mo kung ano yung mga nangyari, no, pertains to arriving of a judgment about whether something is good or bad or mediocre. So, alam mo kung ano ang nangyari, bakit yan nangyari. So, meron ka ng judgment.
Siguro ginawa niya ganito kasi nandyan yan, kasi ganyan. No? So, evaluation. And the last is engagement. Suggest taking some actions that connects our critical perspective with our role as citizens to questions our media institutions, adding our own voice to the process of shaping cultural environment. So, umi-engage ka na, meron ka ng contribution. Okay? So, that is the 5 stages of information, 5 stages of critical analysis process. So, activity 6, watch a TV show episode, then fill out the characters chart below based on what you are watching. The teacher will lead the discussion of your findings after the exercise. So, lagay nyo dyan yung mga characters, no, sa isang TV show na alam nyo. Then, siguro, bigay lang kayo, mag-isip lang kayo ng anong yung mga TV show na natingin nyo. Lagay nyo dyan yung character at saka yung kanyang role. Okay, name of the character, tapos role, good traits, bad traits, and what is this? Do you know anyone like this character in real life? So, sulat nyo dyan. So, lagay nyo dyan dito sa isang malinis na papel, okay? So, looking at media representation. So, as we look closely at the messages on TV program episodes, several questions will crop up in our minds. So, these are the types of questions the IML framework encourages us to ask when we decode the meanings of the messages. So, ito yung mga media representation. Dapat alam nyo, no? So, ito ay makikita nyo dito sa realism. So, when experiencing fiction-based media products, that is realism. When experiencing non-fiction-based media products, that is realism. Okay? Telling the truth. So, when experiencing the delivery of information, you tell the truth, no? Then, presence and absence. When looking at characters and situation, presence and absence, no? So you will base it here. So whose story is it? So tingnan nyo yung presence and absence nito. Okay, and so on. Just answer it with the use of presence and absence and so on. Bias and objectivity, looking at ideology. So, bias and objectivity. So, what is the media product saying about a certain human issue? So, bias and objectivity. So, stereotyping. Can you see yourself being represented in the media message? So, that is stereotyping, no? Are certain types of representation bordering on stereotyping? How? So, stereotyping yung parang na yung naging kultura na natin, no, stereotype, yung mga expectation na similar. So that is stereotyping. Interpretation, so influences. Are the media messages suggest how you should think about the following? So influences. So what kinds of interpretations are accepted and what are rejected by the audience? Interpretation. So are media messages telling us, so that is influence, no? So what I have learned, so this is what you've learned, and hopefully you, every learner has the ability to read, analyze, evaluate, and produce communication in a variety of media forms. So dapat alam nyo, syempre, no, na meron na kayong ability to read, analyze, and evaluate. Ito yung sinabi ko kanina. Then media is a very powerful tool capable of mobilizing people's contemplations and ideologies. So lahat na nga, halos lahat, ginagamit yung media para makapagsabi ng kahit ano, no? Especially sa ideology. So magkaiba-iba yung, doon nila nilalagay sa media, no? Especially sa Facebook, marami talaga sa Facebook, no, nagsasabi ng ganyan, ganito. So what I can do? So ito yung magagawa natin, no? Magagawa mo to test your MIL literacy skills, choose a TV show or a film for your research. Imagine that you will be paid to develop a sequel to this work.
So, gawa kayo ng, o magtumingin, mamili kayo ng TV show or a film for your research, no? So, imagine nyo daw na magbabayaran kayo para mag-develop ng sequel nito, kasusunod nito. A sequel is a piece of content following an original piece. So, for a film, you will write the second in the series. So, gawa daw kayo ng sequel, no? Sa susunod mo ng part 2. For the TV show, you will write the second episode following the characteristics of the media information literacy process. Identify the information you need to discover for this assignment. So, ito yung what I can do. Okay? So, I think that's it. Ito yung last assignment ninyo. Gawa kayo ng sequel ng isang TV show na gusto nyo. Okay? So, at i-identify nyo, gamit yung media, so identify nyo yung mga characteristics of media information literacy process, identify the information you need to discover for this assignment. So, as well as the steps you need to finish this paid project. So, ito yung magagawa mo. Okay? So, if you have some question, just comment below. So, this module has no part, no? Isa lang siya. Di kagaya ng module 1 at saka ng module 2, mayroong mga lessons. Mas maganda nga sana yon kasi maliit lang. Dito, sa module 3A, and so on, iniisa-isa na, no? Iniisa-isa na. So, I think that's all. If you have some questions, just comment below and don't forget to subscribe.